What's up mga ka-Big Bites? Ito na ang big time trade na hinihintay ng Ginebra fans. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Update lang tayo sandali sa mga kaganapan sa opening night ng PBA. Alam naman nating lahat na nakuha na ni Junmar Fajardo ang kanyang 8th season MVP award, siya lang ang kaisa-isa player na may ganitong achievement. Sa kabilang banda naman, nakuha na rin ng bagong Ginebra player na si Stephen Holt ang Rookie of the Year Award. Mukhang masaya ang mga Ginebra fans dahil nakakuha ng isang major individual award ang kanilang player. Pero hindi yan ang pinaka-pinag-usapan, dahil ang pinaka-topic talaga sa social media ay ang bagong 4-point play. Nakuha na kasi ni Chris Banquero ang kauna-unahang 4-point play sa PBA, matapos ang malayong tira niya. Isang napakagandang laban ang napanood nating lahat sa pagitan ng Meralco Bolts at Magnolia Hotshots. Talagang mula umpisa hanggang sa simula ng third quarter ay dikit at bakbakan talaga. Walang team ang humiwalay ng score. Sa bandang dulo naman ng third quarter at simula ng fourth quarter, lumobo sa 14 points ang kalamangan ng Meralco Bolts. Nawala na talaga ng pag-asa ang Magnolia dito, at tila napagod na sila ng husto sa laban. Pero nagkaroon ng major rally ang Magnolia kaya naibaba sa 3 ang kalamangan sa final seconds, may chance pa sana silang manalo kung pumasok ang 4-point shot ng import nila, pero mintis ito kaya tuluyan na silang natalo. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang big time trade na kumakalat sa social media, unahin na natin si Nards Pinto. Alam naman nating lahat na napakaraming bagong players ngayon ng Ginebra. Karamihan sa mga yan ay point guard pa. Ang dalawang rookie nila na si RJ Abarrientos at si Paul Garcia ay parehong point guard. Ang dahilan daw kung bakit sila ang kinuha ng Ginebra, ay dahil papalitan na nila ang isa sa mga guard ng team na si Nards Pinto. Isa rin itong si Von Pesomal sa gusto ng bitawan ng Ginebra, dahil tulad na nga ng sabi ko ay masyado na daw madaming bago ngayon, kaya kailangan na nilang bitawan ang ibang players na hindi na napapakinabangan. Ayon sa mga source, may 2 team daw ang nag-offer ng isang late first round pick sa Ginebra. Mukhang papayag daw sila dito dahil paghahandaan nila ang susunod na draft. Abangan sa susunod na videos kung anong mga team ito. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat na nga ba bitawan si Nards Pinto at Von Pesomal? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.